Halos ilang araw na rin trending topic ang hiwalayan umano ng sikat na vlogger na si Ronnie Suan sa kanyang tunay na pangalan or mas kilala natin sa tawag na Boy Tapang sa kanyang film girlfriend na si LJ Satterfield, kung saan proud na ipinakilala pa niya ito noon sa publiko. Nasaksihan natin ang kwento at pagmamahalan noon ni Boy Tapang at LJ Satterfield na gawa pa nga nilang ma-feature sa Kapuso Mo, Jessica Soho noong nakaraang linggo, kaya naman marami ang umalma sa nakaraang post ni Boy Tapang sa araw mismo ng Valentine sa kanyang Facebook. Dito binahagi niya ang mga salitang, kung may mawawala, may darating. Ang makahulugang salita na iyan ay nagbigay ng maraming spekulasyon sa netizens. Ngayong araw kumalat ang ilang mga screenshot ng usapan nila Boy Tapang at LJ para ipaalam sa publiko kung totoong hiwalay na sila, at dito nga nagpalitan sila ng maaanghang na salita para paringgan ang isa't isa. Sa post ni Boy Tapang, inakusahan niya si LJ Satterfield na ginamit daw umano siya para makakuha ng maraming views at makakuha ng kasikatan sa social media, pero agad naman pinabulaanan ni LJ ang mga salitang binitiwan ni Boy Tapang dahil kahit kailan hindi niya ginamit ang pangalan nito para magpakilala sa publiko. Sa mismong araw din ng Valentine's, makikita natin na nag-post si LJ ng mga bulaklak at nagpasalamat sa nagbigay nito. Ang buong akala ng netizens si Boy Tapang ang nagpaabot nito sa kanya, pero ayon sa naging komento ni Boy Tapang, narito, klaruhin ko lang, hindi ako nagbigay ng bulaklak na yan, so alam nyo na, kapal ng mukha, no, nagpa as if pa na ako nagpadala, ano ibig sabihin dyan manggagamit. Kaya alam na ng lahat kung ano ang dahilan para magalit at akusahan ang kanyang girlfriend na si LJ. Ibig sabihin lamang nito na may special someone si LJ habang magkarelasyon sila ni Boy Tapang. Matatandaan noon na sobrang sweet at positibong papuri ang mga binibigkas ni Boy Tapang sa kanyang girlfriend, pero ngayon tila nag-iba ang ihip ng hangin dahil ibang-iba na ang kanyang mga nasasabi para masaktan si LJ, pero hindi naman ito nagpa-apekto sa lahat ng akusasyon laban sa kanya. Sa sunod-sunod na story post ni Boy Tapang, aniya, chance na ba para makausap ko si Raffy Tulfo? Idol pa naman ni Mama Panay nood ng Tulfo, sa wakas mapapanood mo na sarili mong anak. Hindi pa rin natitigil ang issue, bumanat pa si Boy Tapang ng kaldagan pala ng screenshot, pwede pala yun? Okay, let's go, kaldagan na ng screenshot ang katotohanan sa aming dalawa para malaman nyo, sumagot si LJ, aniya. Ako ang magsasabi, kaya save your energy, Boy Humble. Lumabas na ang buong screenshot nila ni Boy Tapang at LJ, siya mismo ang nagpakalat nito sa publiko, aniya. Magsimula tayo dito. Sobrang hambog mo mag-claim ng sikat ka. Ang totoo, hindi naman kita kilala, ikaw ang lumapit sa akin at nagpakilala, tapos ako ang sasabihin niyo ng feeling sikat. Nanahimik ako dahil ang gulo na. Pero ito ang gusto niya, accusing me na gawa-gawa ko ang shared post, di ko nga kilala yun, tapos threatened ka dahil slowly nalalaman na ng tao ang totoo mong kulay. Relax, more to come. Ang mga screenshot na iyan ay mula sa Facebook ni LJ at mula sa unang pag-uusap nila kung saan si Boy Tapang pala mismo ang nag-message sa kanya. Pwede natin bisitahin ang kani-kanilang Facebook para malaman ang buong katotohanan ng pinagmulan nito. Sa huling post ni Boy Tapang, tila pinagsisihan niya umano ang pagpapakilala niya sa kanyang girlfriend na si LJ, aniya. Pinakamalaking mali na gawa ako sa buhay ko ang pag-reveal ng jowa na hindi pala deserve. Marami umalma sa nasabing post nila, kaya may mga taong hindi naniniwala sa kanilang bangayan sa social media dahil alam nila na content lamang ang lahat, kaya pinatitigil na sila ng kanilang mga fans dahil nasisira ang kanilang pangalan.